kinakaya ni Nora ang lahat. Pilit niyang tinaguyod ang mga anak. Pero sa isang street clearing operations, sinira ang kariton ng fishbowl na tanging pinagkakakitaan ni Nora. At dito parang nawasak na din ang loob niya na maitaguyod ang kanyang mga anak. Sobra po, kasi wala na ako ng pagkakakitaan ng time na yun eh. Naisip mo saan kakukuli ng pampagawa? Naisip mo saan ako ko ng panganap buhay? Lalapit ako sa binang ko, sasabihin, walang benta, walang kita, walang pera. Sa sunod-sunod na dagok sa buhay ni Nora, hindi maalis ang isang tanong sa puso niya. Kakayanin pa ba niya? Pero isa lang ang sigurado si Nora. Hindi na niya kayang malayo sa mga natitira pa niyang mga anak. Mabuti na lang at may isang suki na nag-abot ng tulong sa kanya. 4 years ago, nag-decide ako na tumira sa Antipolo. So, naghanap ako ng room for rent doon. Tapos yung una kong tinirhan, medyo malayo pa kung saan nagtitinda si Ate Nora. Doon ako bumibili ng merienda ko, ng fishbowl, ng skibbles. Almost every day bumibili ako. Yung nakakwentuhan ko, nakalagayan loob. Hindi ko man siya ganun katagal kakilala, pero may time na parang nakikita ko na kapos siya, na wala na siyang pambili ng skibbles or kung anong niya. Nasira po ang kariton ko. Ate, kawawa ka naman. Gusto mo pahiramin kita ng pampagawa ng kariton? Kaya 2 days lang po, nakapagtinda na po uli ako, hindi na lamesa ang gamit ko. Dati rin na kahit paano, nandiyan, nagbibigay, tumutulong, walang kapalit. Sabi ko nga sa mga anak ko eh, ang isipin nyo, ang naitulong, ang pakikisama, lingunin nyo yung naitulong sa inyo. Paano kita mapasasalamatan, Ate Rona? Maraming salamat, Ate Rona, sa lahat ng mga tulong at paggabay mo sa akin, yung mga payo mo na ibinibigay sa akin na kahit papaano nakatulong sa amin. Pikit po sa lahat, yung mga bagay na naitulong mo sa amin kahit napakasimple. Salamat talaga. Thankful ako na appreciate niyo yung pagtulong ko, na dapat nga ako yung nagpasalamat sa kanya because tinulungan din niya ako in some way. Pero na-appreciate ko siya, natutuwa ako na pinasalamatan niya ako. Maayos na ngayon ang buhay ni Nora dahil na rin sa pagbabago ng asawa. Ito na ang sumusuporta sa kanila at tumutulong siya ngayon sa pamamigay ng ayuda ngayong pandemya. Dinededicate rin ni Nora ang buhay sa pagiging ina sa mga anak niya. Mahirap na masarap. Masaya naman po ako kasi wala akong anak na yung sa kalsada po parang lumalaki. Masaya po ako na nag-aaral po silang lahat. Masaya po ako, may takot pa rin po sila sa Diyos at saka sa amin. Nag-cruise ang mga landas ni Nora at Rona sa kalye. Maliit na bagay lang kung titignan, pero ito ang nagtawid kay Rona para makaraos at hindi na mawalay pa sa kanya ang kanyang mga anak. Sa kalsada rin ang naging takbuhan ni Rona. And later on, sa internet highway, kung saan niya nakilala ang taong bubuo sa kanyang broken heart.